Hello! Kamusta na kayo? Long time no video, long time no vlog, long time no see mga kapatid. At nako, alam ko, nami-miss nyo yung mga videos natin. Kumusta po? Okay, ako muna magsasabi kung bakit matagal ako nawala. Nabanggit ko before sa mga videos ko na meron po tayong inaasikaso na project na may kinalaman sa isang uri ng cancer. At naganap na po yun. Ito po ay isang proyekto, webinar series. Ilalagay ko na lang dito yung link ha. Webinar series po ito ng World Health Organization, ng Department of Health, led by the Department of Health in collaboration with the World Health Organization webinar series on cervical cancer. At ako po ang director, okay? Dalawang araw po ito na webinars kung saan nagkaroon ng maraming eksperto talaga. Eksperto sa field ng cancer, iba't ibang bansa ang pinanggalingan, napakatatalinong mga tao, napakatatalinong mga doktor, at sila po ay nagbahagi ng napaka-precious na kaalaman. At kung gusto nyo again mapanood ng webinars, ilalagay ko dito yung link. 2 days na webinars po yun at ang nang-handle ng event ay ang Anastasia Productions at yun po ay ang ating kumpanya. Okay, so marami pong preparation na naganap, napakabigat po kasi pinaganda talaga natin to at syempre medyo hindi pa ako nakaka-recover. Actually, ngayon lang ako mag-video tomorrow, paalis ako, okay lang ako magpahinga kasi medyo napapagod na ako. Pero syempre, hindi pwedeng hindi ko kayo kwentuhan tungkol sa cervical cancer. Total fresh na fresh pa sa alaala ng inyong kapatid ang bagay na ito. At kaninang umaga po, kahit ako'y medyo nalalanta-lanta, pinapanood ko ay cervical cancer talk ng isa namang doktor mula sa St. Luke's. Napatingin ako. Okay, sige, ano ba yung cervical cancer na yan? Pag-usapan natin, okay? Cervical cancer, kasi before ang preparation nito for the webinar series, alam ko may nag-request na, Ma'am, cervical cancer naman. Okay, sige, ganito. Kwentuhan ko na kayo, ha? Ang mga mas malalalim na detalye, syempre, sa doktor pa rin natin itatanong, pero bilang mga common tao, mga kababaihan, pwede pa rin tayong matuto at magkaroon ng kahit man lang yung pinaka-basic na information about cervical cancer para maiwasan ang dapat iwasan. Kasi ang good news, ang cervical cancer, pwede nang maiwasan. Yun nga yung tinatarget ng DOH at ng World Health Organization. Ma-eliminate na talaga, mawala na talaga ang cervical cancer sa face of the earth by the year 2030. Kwentuhan na tayo, ha? Ano ba ang cervical cancer? Ang cervical cancer ay isang uri ng cancer na ito po ay pagkakaroon ng abnormal growth sa kuwelyo ng matris. Okay? Sa kuwelyo ng matris, ito nangyayari. At ano ang sanhi nito? Yung tinatawag na HPV, Human Papilloma Virus. Okay? Papilloma, parang tunog tennis player, ano? Pero hindi po yan tennis player, yan po yung virus. Human Papilloma Virus. Ang HPV po, o ang Human Papilloma Virus, ay maraming iba't ibang uri ng strains. Kung hindi ako nagkakamali, mga 100 plus yan. More or less 150, ang mga nagkukos po ng cervical cancer ay yung strain number 16 and strain number 18. Ngayon, papaano ba ito nakukuha? Kasi po ang cervical cancer, hindi katulad ng kunyari, ibang uri ng cancer, katulad ng breast cancer, yung pong dumapo sa akin, na hindi mo alam saan galing, saan nagmula. Okay. Ang cervical cancer po ay may pinagmumulan. Ang tawag dito, okay, risk factor or ano ba yung posibleng ano niyan, sanhi. Okay, sige, bibigyan ko kayo. Alam ko na merong stigma involved dito, pero kukwento ko na rin sa inyo, ha? Okay, ano ba ang pwedeng maging cause ng cervical cancer? Una, yung maagang pakikipagtalik. Oh, yung mga bagets ngayon, ha? Baka masyadong curious sa sex. Ingat po, delikado po yan. Maagang pakikipagtalik. Okay? Ano pa ba? Yung pagkakaroon ng multiple sexual partners. Multiple sexual partners. Okay? Kasi kapag marami kang iba't ibang partners, mas mataas yung risk mo, posibilidad na ikaw ay makasagap nitong HPV o na nagiging sanhi over time ng cervical cancer. Okay, paano naman kung ikaw ay faithful, isang partner mo lang? Kaso, yung napangasawa mo, maraming partners in the past. Yung nga'y masaklap nun eh, no? So, siguro panawagan natin sa lahat this early.
huwag na pong mamangka sa iba't ibang ilog. Isa na lang kasi alam niyo po ang masakit dito, no? Lugi talaga 'yung mga babae. Kunyari nagkaroon kayo ng relasyon. Usapang love life. Nagkaroon kayo ng relasyon tapos may nangyari. Okay? Kaya girls, hina-hina ya, isinusuko agad ang bataan. Okay, so nagkaroon kayo ng relasyon tapos nag-break kayo, may nangyari. Nag-break kayo, maraming tao nakikita mo. Meron na siyang ibang in a relationship sa Facebook. Iba na yung kanyang girlfriend. Ikaw naman, nag-move on ka na rin. Tapos biglang after ng maraming taon, mararamdaman mo na yung mga sintomas. Nagkakaroon ka na ng bleeding. Nagkakaroon na ng ibang amoy sa iyong kwarta. Nagkakaroon na ng pagpayat nang hindi mo maipaliwanag at kung ano-ano pa. Tapos bigla kang nagtaka nung nagpa-check up ka. Ay! Nagpa-screening ka. Ay! Cervical cancer. Ano nangyari? Bakit ang tagal? Ilan po ba ang tinatawag na panahon para ma-develop ang cervical cancer? Okay. Ayon po sa mga eksperto, yung pong growth o yung incubation period ng cervical cancer, umaabot yan ng yung pag fully develop, ay umaabot yan ng mula sa pagka-infect, no? Mga 7 years, 10 years, 12 years, maraming taon. Kaya minsan, naka-move on ka na, pero dahil may nangyari sa nakaraan, hindi mo alam, meron palang iniwang alaala sa'yo, hindi picture, kundi virus. Oh, kaya yung isang narinig kong newscaster, ang ganda ng comment niya. Kaya po dapat isang partner lang. Ang hinihiling lang daw ni God, isang partner. Yun nga kasi mahirap po, no? Meron ako na alalang kwento. Na-meet ko to sa DSWD, nakapila kami, nangingi kami ng financial assistance noon. Kinuwento niya, sabi ko, anong case mo? Ang bata pa. Sabi niya, ma'am, cervical cancer po. Talaga ba? Sabi, alam ko kung anong cause noon. Sabi niya, faithful po yung asawa ko ngayon, kaya lang po yung dati kong boyfriend, medyo may mapaglaro. Yun ang problema. Pag yung dati mong karelasyon, ikaw ay faithful, ang dati mong karelasyon ay mapaglaro. At kung saan-saang playground, naglalaro, nako, yun po. Kahit po anong takip natin dyan, yan po talaga, isinabi rin ng doktor kaninang in-interview, yung pagkakaroon ng multiple sexual partners, delikado po talaga yun. So, ako, meron silang sinasabi ng safe sex, pero sa research, meron din mga hindi kayang protektahan ng condom. Kaya, ano ba ang mga dapat natin gawin para makaiwas? Siyempre, maliban dun sa abstinence o yung pagkakaroon na lang ng one partner. Siyempre, ito, usapang tao. Kilalanin nyo na, kumusta ba ang history niyan? Maganda siguro dun kung kayo ay magpa-check up or siya din ay magpa-check up. Magkakilanlan muna. Minsan kasi ito ha, medyo magda-divert lang ako ng konti ha. Dahil tayo ay mahilig sa mga social media, kating-katiho tayo na malagayan yung mag-post ng in a relationship. Nag-date lang isang beses, I'm on a date. In a relationship. Mga ganun. Ako sabi ko, kahit siguro magkaroon ako ng relationship, hindi ko ipopost. Gustong-gusto natin na center tayo ng attention. Center of attraction. Yung na, congratulate. Uy, sana all. Mga ganyan-ganyan. Pero kinilala nyo po bang mabuti yan? Okay, ito'y panawagan hindi lamang po sa mga singles or married people, pati na po sa mga bata, mga teenagers, medyo papunta na dun sa stage ng pagiging sexually active at sa mga parents na rin. Okay? So, matinding pag-iingat ang kailangan. Ang mga eksperto po ay ginagawa nila ang lahat. Meron pong mga screening na ino-offer, mag-inquire po sa barangay. Meron pong napakagandang balita, vaccine. Wow! Walastik, vaccine meron na. Screening meron na. At sino ba ang dapat na binavaccine? Mga bata. Preteens, 9 to 14, dapat na binavaccine. Ang balita ko nga ngayon sa isang ospital, sabi ng doktor, yung mga 40s, mga 49, pwede may free vaccine. Dapat bago ako mag-birthday, pumunta na ako doon. Okay? Pero kung tayo po hindi rin mag-iingat sa sarili natin, kung kani-kanino tayo sumisiping, or bata pa lang, talagang excited ng sumiping. Sabi nga nung isang counselor na narinig ko, parang si Miguel, habang pinipigil, lalong nanggigigil, delikado po yun kasi hindi natin alam, kunyari yung mga bata, hindi naman documented kung na-infect ba yan or hindi. Kasi lumalabas yun after many, many years eh. So ang na-document yun, mga 30s na yung iba. Pero ang sabi nung isang kakilalo ko, meron siyang kilala,
26 years old pa lang meron ng cervical cancer. Ano kaya ang ibang sanhi? Well, we never know, no, kung ano nangyari doon sa dalagang yun nung siya ay bata pa. Hindi natin alam. So, ano pa ba maliban sa sex? Ano pa ba ang pwedeng pagbulan ng cervical cancer? Mahina ang resistensya. O, syempre, kapag mahina ang resistensya natin, hindi tayo makakalaban sa mga iba't ibang sakit. Kaya connected din doon yung pagkakaroon din ng STD. Kunyari na lang yung AIDS. Syempre, hina ang ano yun eh, ang immune system mo. Dahil doon, posible ding mauwi sa cervical cancer. Ngayon, isa pa, yung nagsisigarilyo. Yung palang pagsisigarilyo, ang daming cancer na pwede i-cause. Isa na doon ang cervical cancer. Breast cancer din, alam ko, colon cancer, and one more cancer, I forget. Okay, so marami po. So, ingat sa mga nagyoyosihan, ang kapatid natin. Ngayon, ano ba ang dapat gawin after nyo mapanood ng video na to? E, sumangguni na sa inyong barangay. Kapitan, meron po ba tayong vaccine para sa cancer? Baka pwede kayo magtanong sa inyong health center. Vaccine para sa cervical cancer, ha? To be specific, vaccine tungkol sa cervical cancer. Baka po pwede kayo mag-inquire sa inyong health center. Kung hindi naman po doon, baka po pwede mag-inquire sa inyong government hospital. Baka po meron sila na meron pa po ba dyan na free screening or may vaccine na libre. Mag-inquire, maging active po tayo. Kasi po, ako po ang job ko, ibigay lang sa inyo ang magandang balita na pwede pong mapigilan ang cervical cancer. Marami pong ginagawa ang mga eksperto, may screening, may vaccine. Pero tayo rin po ay mga may pag-iingat na gagawin. Kumain ng maayos na pagkain, huwag panay-panay ang puyat, tapos mag-vitamins, kumain ng prutas at gulay, and then huwag walwal ang pamumuhay. I'm talking about your health. And then syempre, ganun din po yung sexual relationships. Okay? Huwag mamangka sa iba't ibang ilog. Isang ilog lang ang inyong papamangkaan, at kung ikaw ay bata pa, maghintay. Okay? Maghintay yung tamang panahon. And syempre, naghintay ka nga, pero yung nakatuluyan naman, dati palang maraming naging sexual partners. So, anong dapat gagawin? Kilalanin. Itong usapan tungkol sa cervical cancer na ginagawa natin, hindi lang to medical, ha? Nakikita nyo, pinag-usapan natin ang relationship. Kasi masayang magkaroon ng relationship. Pero kapag meron ng cancer na involved, babalikan natin ang nakaraan. Ano po ba ang pinagmulan niyan? Okay, so maging maingat sa ating kalusugan, maging maingat sa pakikipagrelasyon, at syempre, mabuti na rin po yung merong alam. So makipag-ugnayan sa inyong barangay kung ano po ba ang mga available para sa inyo upang mapigilan ang cervical cancer. Dalawa ang pupuntahan, barangay, at kung meron pong malapit sa inyo na government hospital, maaari din pong mag-inquire. Magpapayo na po kayo sa inyong mga doktor doon sa government hospital tungkol sa cervical cancer, okay? So maraming salamat po, nawa ay naibigan ninyo at marami kayong natutunan sa ating comeback video. At pag habang nasa bakasyon ako, I'll try to make another video for you. Para pagbalik ko, may ipopost ulit tayo. Again, maraming salamat, God bless you all. At sa mga hindi ko pa nakokomenta, nare-replyan sa comment, pasensya na ha, sobrang loaded lang po at kailangan kong magpahinga ng konti. Pero soon, magkukomenta kayo dyan. Okay? God bless you all. Stay safe. Keep on praying. And don't forget, habang may nakikinig sa panalangin, matatapos din ang dilim. Bye-bye!